dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Walang masama sa pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga taong nangangailangan. Huwag sana nating kakalimutan na maging mabuti sa lahat ng oras, hindi lang para sa biyayang pwede nating matanggap. Kung hindi dahil hindi natin alam ang pwedeng pinagdadaanan ng isang tao. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang gabi sa inyo at sa mga nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Leona. 27 years old at nakatira dito sa Novaliches. Matagal na rin talaga akong avid listener ng inyong YouTube channel. Hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi ako nakakapakinig ng inyong channel. Iba kasi ang dala at epekto sa akin ng mga sulat na inyong binabasa. Palagi itong may aral na iniiwan sa akin. At ang paborito kong pinapakinggan ay ang mga kwentong may kinalaman sa kababalaghan. Marami naman kasing mga pangyayari o bagay sa buhay natin ang mahirap ipaliwanag at paniwalaan. Mahirap patunayan na totoo kahit totoo naman talaga. Kasi hindi lahat ay nakaka-experience ng mga kababalaghan. Hindi lahat ay may kakayahang makakita, makarinig o makaramdam ng mga bagay na dapat ay matagal nang wala sa mundong ating ginagalawan. Papa Dudut, maagang namatay ang papa ko kaya hindi ko na siya nakilala pa. Sabi ni mama ay 3 years old pa lamang ako nang ma-stroke si papa at hindi na umabot pa sa ospital. Kagad daw siyang binawian ang buhay ng araw na yon. Kaya naman mag-isa na lamang si mama na bumuhay at nag-alaga sa akin. Hindi na rin siya nag-asawa pa kahit maganda at bata pa naman siya ng panahon na yon. Sa school nga namin ay siya talaga ang pinakabata at pinakamagandang nanay na umaattend ng mga parents meeting. At kahit bata pa lamang ako noon ay ramdam ko na may mga nagpapakita kay mama ng pagkagusto sa kanya. Pero hindi niya lamang din talaga pinapatulan. Mama, thank you po sa birthday party na ibinigay ninyo sa akin. Wika ko habang nagbubukas ako ng mga regalo. Gabi na noon at kakatapos lang ng birthday party ko kung saan ay pumunta ang mga kaklase ko, teacher at ilang kamag-anak namin. Nag-enjoy ka ba? Tanong ni mama. Sobra po, ito na yata ang pinakamasayang birthday party na meron ako, tugon ko. Gusto ko kasi na palaging masaya ang anak ko kaya gagawin ko talaga ang lahat para lamang maibigay yon sa iyo, Leona, sabi pa noon ni mami. Papa Dudut, sa isang bangko nagtatrabaho si mama at alam ko na hindi rin talaga madali ang maging single parent pero pilit niyang kinakaya. Ganon talaga siguro kapag mahal mo ang isang tao. Pipilitin mong kayaning maibigay lang sa kanyang lahat ng pangangailangan niya. Mabuti na lamang at may sarili na kaming bahay noon na minanaparaw ni mama mula sa mga magulang niya. Kaya kahit papano ay nakabawas yon sa mga gastusin. Mama, wala na po ba kayong balak na mag-asawa? Tanong ko. Ngumiti sa akin si mama. Gusto mo ba na mag-asawa ulit ako? Pagbabalik, tanong niya. Kayo po ang bahala kung saan po kayo magiging masaya. Tugon ko naman. Alam mo, mahal ko ang daddy mo at kahit kailan ay hindi na siya mapapalitan dito sa puso ko. Sa sagot na yon ni mami ay nakuha ko na kagad ang nais niyang ipahiwatig. Na kailanman ay hindi na siya ulit papasok pa sa isang relasyon. Kaya nga bilib ako sa kanya kasi kahit mag-isa lamang siyang nag-aalaga sa akin ay palagi pa rin siyang malakas at kailanman ay hindi nagpakita ng kahit na anong kahinaan. Kahit nga nagkakasakit siya ay hindi niya palaging pinapakita sa akin para raw hindi ako mag-alala at makapag-focus lang ako sa pag-aaral ko. Papa Dudut, ang kwento sa akin ni mama noon ay first love niya si papa. Kaya mula nang maging boyfriend niya ito ay nangako siya sa sarili niya na hindi na niya papalitan pa si papa. Maaga rin siyang nabuntis kaya sa school namin, isa siya sa mga pinakabatang nanay at siya talaga ang pinakamaganda. Nahirapan din talaga siya nang mawala si papa.
kasi hindi niya na alam kung papaano ang mabuhay nang hindi ito kasama. Ako na lang daw talaga ang kinukuhanan niya ng lakas para mabuhay at magpakatatag siya. Anak, saan mo gustong kumain? Tanong ni Mama nang makalabas na kami ng simbahan. Tuwing Linggo ay magkasama talaga kami na nagsisimba. Doon po sa may masarap na lumihan, namiss ko na rin po ang siomay nila doon, tugon ko. O sige, doon na lang tayo magtanghalian at pagkatapos ay dediretso tayo sa mall para bumili ng bagong bag mo. Wika ni Mama na sobrang kinatuwa ko. Maglalakad na kami palabas sa may gate ng simbahan nang bigla siyang mapahinto. Saglit lang anak, sabi niya. Naglakad kami palapit sa may batang nakahiga sa may labas ng gate. Isang batang babaeng grasa na maraming sugat sa katawan. Nakahiga sa karton at may lata sa kanyang harapan na may lamang ilang mga barya. Nilabas ni Mama ang mula sa bag ang isang tinapay bago niya nilagay sa tabi ng bata. Kasunod ang barya sa loob ng kinakalawang na lata na nasa tabi nito. Hinawakan ni Mama ang kamay ko at naglakad kami paalis sa lugar na yon. Tumuloy kami sa paborito kong lumihan na restaurant at doon kami kumain ng tanghalian. Ito ang tatandaan mo, Leona. Palagi kang maging mabait sa kapwa mo kahit ano pa man ang mangyari. Huwag kang gagawa ng bagay na pwede makasakit sa kanila at magbigay ka ng tulong sa abot ng iyong makakaya. Bilin ni Mama sa akin. Papa Dudut, hindi naman kami mayaman, sakto lang din ang pamumuhay namin pero si Mama ang tipo ng tao na mahilig tumulong sa kapwa. Palagi siyang may baon na tinapay o biscuit sa bag niya para kung sakaling magutom siya ay may kakainin siya. Pero madalas ay ibinibigay niya lang yon talaga sa mga taong nakikita niya na nangangailangan. Hindi lang yon, Papa Dudut. Ipinaalala niya rin sa akin ang mga bagay na dapat ay palagi akong maging mabuting tao at mabuti sa kapwa. May kanya-kanya raw tayong estado sa buhay, kanya-kanyang struggles, kaya iwasan ko raw dapat na maging dahilan para bumigat ang dinadala nilang problema sa buhay. Sikapin ko raw na tumulong sa lahat ng oras na kaya ko. Huwag raw ko maghihintay ng kapalit para sa mga tulong na naibibigay ko. Dapat daw ay gawin niyo ng bukal sa dibdib ko. Dahil lahat ng ginagawa natin sa mundong ito ay nakikita ng Diyos. Hayaan ko na lang daw ang Diyos na gumawa ng paraan para masuklian ang kabutihan na ginagawa ko sa mundong ito. Basta sikapin ko raw na maging masaya at maging mabuti sa parehong oras. Papa Dudut, si Mama na yata ang pinakamabuting tao na nakilala ko sa mundong ito. Wala ko ibang narinig sa kanya kung hindi ang mga paalala na dapat ay hindi ako maging madamot. Wala akong ibang nararamdaman sa kanya kung hindi ang pagmamahal niya sa akin bilang anak niya. At wala akong ibang nakita sa kanya kung hindi puro kabutihan. May mga charity program din kasi siya ang sinasalihan at minsan ay sinasama niya pa ako. Doon ko mas nakikita ang ibang parte ng personality ni Mama. Doon ko mas nakikita ang kabutihan niya hindi lamang bilang mami ko kung hindi bilang isang tao. Ang hindi ko lang maintindihan noon ay bakit kailangan na sa dinami-rami ng makasalanang tao dito sa mundo ay si Mami pa. Si Mami pa ang dapat nadapuan ng isang matinding karamdaman. First year high school ako. Nang sabihin sa akin ni Mami na may sakit siya. Ovarian cancer stage 3 at sobrang hirap para sa akin na makita kung paano pahinain unti-unti ng sakit ang katawan niya. Naniyot ang mga labi niya, lumalim ang eye bags niya at sobra siyang namayat at halos hindi na makatayo o makakilos pa mula sa kanyang kinakahigaang kama. Mama, ito po ang tubig ninyo. Pag-abot ko ng baso ng tubig kay Mama. Pilit siyang bumangon at tinulungan ko siyang makasandal ng maayos sa headboard ng kama. Salamat anak, wika niya bago uminom ng tubig. Kumain ka na ba ng tanghalian? Tanong niya. Opo, nandito po si Tita Lisa kanina. May dala po siyang pagkain pero umalis na rin po kaagad.
Tugon ko na ang tinutukoy ay ang kapitbahay naming pinsan ni Mama. Pumapayat ka na rin ah. Dapat ay hindi mo masyadong pinupuyat at pinapagod ang sarili mo, ang sabi ni Mama. Hinawakan ko ang magaspang at payat na kamay ni Mama, Papa Dudut. Dati yung malambot at masarap hawakan pero kailanman ay hindi ko pa rin pagsasawaan na hawakan. Ayos lang po ako, Mama. Huwag po kayong mag-alala sa akin, tugon ko. Naramdaman ko ang bahagyang pagpisil ni Mama sa kamay. Malambing ang pagpisil na yon at hindi ko alam kung bakit parang nagdudulod sa akin ang lungkod. Nagpigil tuloy ako na mamuo ang luha sa mga mata ko. Anak, kahit na anong mangyari ha, magpakatatag ka lamang. Ayaw ko na palagi kang iiyak. Okay lang ang malungkot pero huwag mong ikukulong sa lungkot ang sarili mo ng matagal. Kailangan na palayain mo pa rin ang sarili mo mula sa lungkot na nararamdaman mo. Kailangan na maging malaya ka. Kailangan na maging matatag ka. Medyo naluluhang wika ni Mama. Dahilan yon para medyo maiyak na rin ako. Bakit po parang nagpapaalam na kayo? Naiiyak na tanong ko. Ngumiti ang maputlang mga labi ni nanay at hindi naman ako nagpapaalam. Nagbibilin lang kasi hindi natin alam kung baka bukas ay bigla na lamang akong... Mama, huwag niyo pong sabihin yan. Malakas pa po kayo. Alam ko na pagbibigyan pa ako ng Diyos na makasama kayo sa mas matagal na panahon. Naiiyak na sabi ko. Basta ano pa man ang mangyari, huwag na huwag kang magagalit sa Diyos. Lahat ng nangyayari sa buhay natin ay may dahilan. At isa rin sa tatandaan mo ang palagi kong bilin na maging mabuti ka sa kapwa mo. Bigyan mo sila ng dahilan para maging matatag din sa mundong ito. Gusto ko na ipagpatuloy mo ang ginagawa mo na pagtulong sa kanila sa abot ng makakaya mo. Ang wika pa ni Mama. 8 months, Papa Dudut. Sa loob ng 8 months na yon ay bigla nang kinuha ng langit si Mama mula sa akin. Nung una ay hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan na mangyari yon. Napakabait ni Mama, sobrang mabuti siyang tao kaya bakit kailangan na siya kaagad ang mawala? Bakit hindi bigyan ng sakit yung mga tao na walang ibang ginawa kung hindi ang magnakaw, gumamit ng droga, manakit ng kapwa at gumawa ng mga kung ano-ano pang masasamang bagay? Bakit kailangan na Mama ko pang mawala? Hirap na hirap akong tanggapin ang pagkawala niya dahil buong buhay ko ay siya lang ang kasama ko. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit pero pilit akong nagpakatatag. Oo, umiiyak pa rin ako pero gusto kong sundin ang bili ni Mama sa akin na huwag akong magkulong sa lungkot ng pangmatagalan. Kailangan na palayain ko ang sarili ko at patuloy na maging matatag. 14 years old lamang ako noon, Papa Dudut. Ulilang lubos na sa mga magulang ko. May gustong kumukop sa akin na pinsan ni Mama pero ayokong umalis sa bahay namin. Hanggang sa sinabi ng isang pinsan ni Mama na may darating daw na tita ko mula sa abroad. Si Tita Mercy ang kapatid ni Mama na kahit kailan ay hindi ko pa nakikita. At unang beses ko lang siyang nakita sa mismong araw ng libing ni Mama. Ikaw si Leona? Tanong ni Tita Mercy. Matangkad siya, nakasuot ng salamin sa mga mata at may pagkamasungit ang kanyang mukha. Opo, tugon ko. Tumango lamang siya pero hindi na nagsalita pa. Sa libing ni Mama ay pinigilan ko ang sarili ko na mapahagulhol. Sa loob ko kasi ay wala akong pwedeng yakapin o sandala na mga oras na yon kung hindi ang sarili ko lamang. Kaya hindi ako pwedeng maging mahina. Pagkatapos ng araw na yon, sa bahay na tumira si Tita Mercy. Siya nang naging legal guardian ko. Nakahanap din kaagad siya ng trabaho sa lugar namin bilang isang college professor. Mukha talaga siyang masungit at matalino. Mabuti naman at maaga kang gumigising sa umaga. Hindi na ako mahihirapan na asikasuhin ka. Seryosong wika ni Tita Mercy habang sabay kaming nag-almusal.
Opo, sinanay din po ako ni Mama na gumising ng maaga para matulungan siya sa mga gawaing bahay. Tugon ko. Pagkatapos noon ay hindi na ulit siya nagsalita pa. Bilang na bilang ang mga oras na nagkakausap kami ni Tita Mercy. Palagi lamang siyang tahimik at may isang beses nang lumabas ako ng kwarto para uminom ng tubig. Nakita ko siya sa sala at binubuklat ang wedding photo album ni na Mama at Papa. Papa Dudot, alam ko na may kapatid si Mama na nakatira sa ibang bansa. Nakukwento ni Mama noon na sobrang close daw sila ng ate niya. Pero nakapagtataka na wala siya sa wedding day ni na Mama at Papa. Habang tumatagal din na nakatira si Tita Mercy sa bahay ay nararamdaman ko na ang paghihigpit niya sa akin. Bakit ngayon ka lang nakauwi? Hindi ba dapat hanggang alas 5 lang ang klase mo? Mag-aalas 7 na ng gabi ah. Malakas na paglilita niya ni Tita Mercy. Nagpa-practice lang po kami ng sayaw para sa isang subject namin, tugon ko. Practice, practice. Ang sabihin mo lumalandi ka lang kagaya ng mama mo. Parehong pareho talaga kayo mag-ina, sigaw niya sa akin. Hindi na ako sumagot pa papadudot noon kasi kapag nagsalita ako ng mainit ang ulo niya ay mas lalo siyang magagalit. Ang dami kong gustong itanong at sabihin sa kanya pero hindi ko magawa kasi natatakot ako. Pilit ko na lamang na pinakikisamahan ang ugali niya dahil wala naman akong choice. Ayokong umalis sa bahay na yon, ayokong umalis sa bahay ni Mama. Papadudod si Tita Mercy na rin ang kasakasama ko noon sa pagsisimba. Doon ko mas nakikita ang pagkakaiba nila ni Mama. Palimos po, wika ng batang grasa na lumapit sa amin. Ay ano ba yan, napakadumi mo, napakabaho mo. Lumayo ka nga sa akin, sigaw ni Tita Mercy. Pero hindi kagad lumayo ang batang grasa, Papa Dudut. Lumapit pa ito at nang biglang hawakan si Tita Mercy sa braso ay malakas itong naitulak ng tita ko. Ay lintik ang bata ka, sabi nang lumayo ka sa akin, magnanakaw ka, sigaw pa niya. Nakita kong sumubsob ang bata sa semento at nagasgas ang balat sa braso at binti nito sa lakas ng pagkakabagsak. Tita, kawawa naman po ang bata, wika ko. Anong kawawa dyan, magnanakaw yan? Halika na at sumakay na tayo ng taxi, utos niya sa akin. Papadudot, bago kami sumakay ng taxi ay narinig kong may sumigaw ng mga tao. Yung bata nagsisisyo, tulungan ninyo. Gusto ko sanang bumalik dahil nagwo-worry ako sa bata pero sinigawan na ako ni Tita Mercy na pumasok na sa loob ng taxi. Inis na inis ako sa kanya noon. Nagkataon pa naman na Mercy ang pangalan niya pero wala siyang awa sa ibang tao. Papadudot, hanggang sa makauwi iniisip ko pa rin kung kumusta na ang batang grasa na yon. Hindi ko alam kung bakit may kaba akong nararamdaman noon dahil hanggang sa pagtulog ay naaalala ko pa rin siya. Palimos po, napamulat ako ng mga mata nang marinig ko ang boses niya at nahindik ako sa takot nang makita ko siya sa tabi ko. Nakahiga siya, paharap sa akin at halos kalahating dangkal na lamang ang layo ng mukha niya mula sa akin. Kaagad ako napabangon at buwaba sa kama pero naapakan ko naman ang paa niya nang bigla na lamang ay nasa likuran ko na siya. Napaupo ako sa sahig habang ang batang grasa ay nagsimulang maglakad palapit sa akin. Huwag kang lalapit, huwag kang lalapit, ang sabi ko. Palimos po, ang sabi pa niya pero ang boses ay tila nang gagaling sa ilalim ng lupa. At nang halos gumapang na siya ay doon ako napasigaw ng malakas. Leona, ano ba nangyayari sa iyo? Sigaw ni Tita Mercy nang makapasok siya sa loob ng kwarto. Yung batang grasa, nandito po siya sa loob ng kwarto. Ang wika ko habang nagpipigil na maiyak dahil sa takot. Nananaginip ka lang. Walang bata dito sa kwarto mo, sigaw pa ni Tita Mercy. Umayos ka na dyan dahil sumasakit lang ang ulo ko nang dahil sa iyo, ang sabi pa niya. Papadudot, bigla na nga lang naglaho ang batang grasa sa loob ng kwarto ko. At kahit wala naman ang presensya niya ay naiwan pa rin na ang takot na yumayakap sa buong katawan ko. Napakasakit ng ulo ko, parang pinupukpok. Napapailing na sabi ni Tita Mercy habang sabay kaming nag-almusal.
Sapo niya ang ulo niya at nakanuot ang noo. Baka sa mukha na may dinadamdam siyang sakit sa ulo. Susubo na sana ako ng hotdog noon nang biglang manlaki ang mga mata ko nang masulyapan ko ang batang grasa na nakaupo sa may upuang katabi ni Tita Mercy. Nakaharap ito kay Tita Mercy at kinukulbit siya. Itangkita ko ang mga sugat sa balat ng batang grasa. Dumudugo yun at parabang sariwa pa na may lalabas na uod anumang oras. Napatayo na ako noon mula sa kinakaupuan ko. Nalaglag sa sahig ang hotdog na dapat ay isusubo ko. At sa isang kisap mata na ginawa ko ay nawala na ulit ang bata. Nang dahil napagalitan pa ako ni Tita Mercy dahil sa nasayang na pagkain. May bata po kasi, yung batang grasa, giit ko. Wala ngang bata, bakit ba ang kulit mo? Nagda-drugs ka ba, Leona? Galit na sabi ni Tita Mercy. Mariin akong umiling. Hindi po siyempre, hindi po, pasigaw na sagot ko. Umayos ka dyan sa kinikilos mo kung ayaw mong ipa-drug test kita, sigaw pa niya sa akin. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung bakit paulit-ulit na nagpapakita sa akin ang batang grasa. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla-bigla na lamang siyang lumilitaw. Kahit sa school ay magugulat na lamang ako na nasa loob na siya ng classroom at katabi ko na siya. Nagmumukha na tuloy akong baliw sa tingin ng mga kaklase ko. Kaya naman kinabukasan noon ay bumalik ako sa simbahan para hanapin ang batang grasa at hindi ko inaasahan noon ang nalaman kong balita. Namatay na pala siya ng mismong araw na huli namin siyang makita. Sobra akong nakonsensya noon at pakiramdam ko ay wala akong nagawa para tulungan siya. Dapat ay nagpumilit na lamang ako na bumalik at dalhin kaagad siya sa ospital. Dapat hindi ako umalis at iniwan ang batang grasa. Samantala, Papa Dudut, lumala nang lumala ang pananakit ng ulo ni Tita Mercy hanggang isang gabi. Nagising ako dahil sa malakas niyang pagsigaw. Nang pumasok ako sa kwarto niya, nanlaki ang mata ko nang makita kong namimilipit siya sa sakit ng kanyang ulo. Pero hindi lang yun ang nakita ko, kung hindi ang batang grasa na nasa likuran niya at malakas na pinupukpok ang ulo niya. Kagaya ng dati, kagad din siyang nawala sa pagkurap ng mga mata ko. Stage 4 brain cancer. Yun ang nakitang sakit ni Tita Mercy, Papa Dudut. Kaagad na naging mahina ang katawan niya at kagaya ng dati, ako rin na nag-asikaso sa kanya habang unti-unti siyang tinatalo ng sakit niya. Leona, sorry sa lahat ng mga naging kasalanan ko sa iyo. Wika ni Tita Mercy. Naluluha na ang kanyang mga mata noon. Wala po kayong dapat na ihingi ng tawad, Tita Mercy. Nagpapasalamat nga po ako kasi tumayo kayong guardian sa loob ng 4 na taon sa akin. Wika ko. Oo nga no, 4 na taon na pala yun. Napakabilis ng panahon. Pero ang nagawa ko lang na iparamdam sa iyo kung hindi ang galit na nararamdaman ko sa mama mo. Wika niya. Bakit po ba? Bakit po ba kayo galit kay mama? Sa kauna-unahang pagkakataon ay natanong ko na kay tita. At doon ako naliwanagan, Papa Dudut, dahil si Tita Mercy pala ang unang naging girlfriend ni Papa. Pero si Mama raw ang nabuntis nito kaya pinakasalan. Hindi ko alam noon kung sino talaga ang totoong mahal ni Papa, kina Mama at Tita Mercy, pero alam ko kung bakit gano'n na lamang ang naging pagtrato sa akin ni tita ko, Papa Dudut. Hindi ko siya masisisi kasi alam ko na nasaktan din siya. Kaya siya lumayo at nang bumalik ay naging mainit ang dugo niya sa akin. Walang isang taon ay tuluyan na ring namayapa si Tita Mercy, Papa Dudut. Pero bago nangyari yon ay nagkapatawaran kaming dalawa sa kung ano man ang naging kasalanan namin. At sa araw ng libing ni Tita Mercy ang huling beses na nakita ko ang batang grasa na nakatayo sa may kabaong niya. Nakatayo lang ang bata at nakatingin sa kabaong hanggang sa mailibing na ito sa hukay. Mula noon ay hindi ko na naramdaman pa ang presensya ng batang grasa na yon. Hindi rin ako sigurado kung may kinalaman ba siya sa pagkakaroon ng sakit sa ulo ni Tita Mercy. O baka naman likha lamang talaga siya ng imahinasyon ko dahil sobra akong nag-guilty sa pagkamatay niya. Papa Dudut, maaga ako naging independent dahil wala akong choice noon. Ganun pa man ay naging daan yon para mas makilala ko rin ng maaga ang sarili ko. Marami pa pala akong kayang gawin
Kaya kong maging matatag sa mga oras na parang bibitaw na ako. Dahil maraming oras sa buhay natin ang pwede nang wala tayong maging kakampi kung hindi ang mga sarili lamang natin. Dito na rin po magtatapos ang sulat ko at maraming salamat sa pagbasa nito. Lubos na gumagalang, Leona. Hindi lahat ng tao ay maswerteng nabigyan ng magandang buhay. Kagaya nga ng sinabi ng mama ng ating letter sender na si Leona, dapat tayong maging mabuti sa kapwa natin sa lahat ng oras. Dahil hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan nila. Tumulong tayo sa abot ng ating makakaya. Kaya maraming salamat Leona sa pagbabahagi ng kwento mo sa araw na ito. Sigurado ako na malaki ang aral na naiwan ito sa ating mga tagapakinig ngayong gabi. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa Papa Dudut Family YouTube Channel at kay Storya YouTube Channel. Sana po ay nakasubscribe na kayo dyan. Comment down below kung kayo po ay nakasubscribe na. Maraming salamat po sa inyong mga subscribers ngayong gabi. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories.